Situationship. Magkaibigan pero nagnonormalan. Kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap ay madali at ang mga madali ay humihirap. This is Sir Lupet at ngayon pag-uusapan natin ang situationship. Yung para ayong mag-boyfriend at girlfriend pero wala ayong label. Sino ang lugi? Sino ang nag-e-enjoy? Alamin natin. Oh, baka pala gusto mo. Oh, kain ka muna. Naging common ito ngayon. Well, kahit dati pa rin naman common na siya. Maraming mga tao na yung gumagawa nito. Pero, mas ano eh. Alam mo yun, pag yung isang bagay, the more na lagi siyang pinag-uusapan, the more na maraming tao yung nakakaalam dun. Parang, yung chance na gawin siya ng iba, tumataas din. Lalo ngayon, merong social media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tapos, sa bawat post at repost, di ba? Dumadami yung mga tao kahit na, isipin mo kahit grade 7 pa lang, junior high school, alam na nila kung ano yung tinatawag na no label relationship. Ano bang mararanasan mo pagka nandun ka? So, dun sa relationship na yon, yung pakiramdam mo eh merong someone na nakakapagbalik, nakakapag-reciprocate ng mga nararamdaman mo. Pero alam mo na may limit, 'di ba? Like for example, hindi ka pwede maging demanding. Hindi ka pwede mag-beg, hindi ka pwede mag-please, hindi ka pwede mag-demand ng time or effort mula sa kanya. Kasi nga, wala naman kayong label, wala kayong commitment. Ang masakit pa doon, may pag-ataon na mag-chat lang siya o magre-reply lang siya whenever na convenient para sa kanya, whenever na available or whenever na wala na siyang ibang ginagawa, doon ka lang niya maaalala. Pero kahit na ganun, kapag kausap mo naman siya, parang baliwala lahat ng mga nangyari. Baliwala lahat ng mga ilang oras na din niya pag-reply. Kasi pagka magkausap na kayo, tuloy-tuloy naman. So, sino ang mas nahihirapan pag nasa no label? Yung lalaki ba o babae? Actually, hindi mo masasabi kung sino. Kasi nakadepende yon sa motibo mo. Nakadepende yon sa dahilan kung bakit nasa situationship ka. Ang common na dahilan nung iba, kasi nga ayaw nilang masaktan or dahil nasaktan na sila dati. So, para manatiling tumitibok yung puso nila, kahit no label pa yan, igagrab na nila. Okay. Yung iba naman, kumukuha lang ng experience, which is hindi mabuti, hindi maganda. Diba? Kumukuha lang ng experience kasi dadating yung point, nagkausap na kayo, tapos nag-aya ng date yung lalaki. So, kahit walang label, sasama yung babae. Tapos pagka may mga magtatanong kung mag-jowa kayo o hindi, anong isasagot nyo? Magkaibigan lang po kami. So, ano nangyayari? Parang, nandun ka sa situationship para lang magkaroon ng experience, di ba? Para magawa mo yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa or para mas makilala mo yung sarili mo. Para if ever maghiwalay man kayo or mag-ghost, ano? Magmultuhan na kayong dalawa, walang mawawala. Pero sa part mo, may natutunan ka kasi mas nakilala mo yung sarili mo. Di bali sana kung both sides ganun yung nararamdaman. Di bali sana kung yung lalaki at babae pareho na nag-benefit sa bagay na yon, na pareho nilang nailala yung sarili nila. Kaso kung minsan sa situationship, lugi ka pag ikaw yung na-fall, pag ikaw yung mas nagmahal. Kasi sigurado ikaw yung mas masasaktan pagka di na kayo nag-usap.
Hello, palagpa. Palagpa. Kasi, yun yung katotohanan. Ngayon, anong maipapayo ko kung sakaling nandyan ka ngayon? Una, isipin mo na kayo na habang buhay. Na kailangan mo lang maging patient. Kailangan mo lang maging matyaga sa pagpursu dun sa tao na yon. And at the same time, isipin mo rin na anytime, pwede kayong matapos. Ano? Laban pa? Ulitin ko ha. Sino man yung kasama mo sa no-label relationship ngayon, isipin mo na kayo na forever. At isipin mo rin na anytime, pwede kayong magkalimutan. Bakit? Kasi ganun talaga yun. O minsan nga, habang nandun kayo sa situationship, baka may iba pang ka-situationship yan. Aray. Yak tawa, ano lang nun. So, anong pwede mong gawin? Kung ako ang magbibigay ng advice sa'yo, mas maaga, mas mabuti, umalis ka na dyan sa situationship. Naging biglang naging seryoso eh, no? Umalis ka na sa situationship. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Mas mahalin mo yung sarili mo. Umalis ka na dyan sa situationship. Now, kung talagang makulit ka, na agaya ko, sige, ilaban mo. Pagpatuloy mo. Kung nag-e-enjoy ka naman, nag-e-enjoy din siya, pagpatuloy nyo. Pero, kung lalaki ka, ako lagi sa lalaki ako, ano eh. Siyempre, lalaki ako. Kung lalaki ka, habang nasa situationship ka, patuloy pa rin, i-develop mo pa rin yung sarili mo. Dahil kung sasabihin, paulit-ulit yan, yung mga hobby mo, mga libangan mo, yung hygiene, yung physical fitness mo, priority mo pa rin yan. Kung kakayanin mo, kahit nasa situationship kayo, huwag kang magpupuyat para dun sa tao na yun. Huwag. Yung gabi-gabi magkausap kayo kasi meron kasi tayong pag-iisip na, ay, baka kapag hindi ko na siya kinausap, ganito yung mangyari, ganyan. Baka pag lagi ako natutulog ng maaga, baka makahanap siya ng ibang kausap. Tigilan mo na yun, bro. Tigilan mo yung pag-iisip na ganun kasi ganun talaga. Doon malalaman kung may feelings ba siya talaga sa'yo o wala. Diba? Basta ikaw, alam mo sa sarili mo, matutulog ka ng maaga, wala ang gagawing kalokohan. Gusto mong bigyan ng atensyon yung sarili mo ng pagpapahalaga. Di bukas na lang kayo mag-usap. Diba? Sabi nga nila, walang taong busy. Sadyang hindi ka lang niya priority. Bars. Sakit nun, par. Diba? Wala naman taong busy. Diba? Hindi ka lang niya priority. Pwedeng priority niya yung pag-aaral niya, yung trabaho niya, yung karir niya. Tapos kapag nauna niya nang natapos yon, yun, may tayin mo siya para kausapin ka. Ganun. Tanggapin mo, ganun talaga. Ngayon, kung maulit ka talaga at ipipilit mo yung situationship dahil nandiyan ka ngayon, huwag mong hayaan na yung buhay mo, na yung mundo mo ay umikot lang sa kanya. Bakit? Kasi ganun din naman yung ginagawa ng mga magjowa, di ba? Yung talagang merong label ng mga may makomitment. Kahit committed na, ginagawa pa rin nila yung mga bagay na libangan nila. Di ba? Mahilig mag-travel, merong mga family gathering, kasama yung mga kaibigan.
tuloy-tuloy pa rin naman, di ba? Walang sakalan na nagaganap. Isipin mo nga, yung may mga commitment, yung mga may label, ganun yung turing nila. How much more pa kung walang label, di ba? Kung nanonood ka ngayon, lalaki ka, na nagmamakaawa ako sa'yo, pare, na ikiusap ako sa'yo. Unahin mo pa rin yung physical health, mental health mo, emotional health mo, bigyan mo ng priority yan. Kasi, lalo, pag ikaw yung lalaki, at talagang kahit no label, tapos binigay mo lahat, nako, pag nakahanap ng iba yan, yung kausap mo ngayon na yan, unahan na kita, masakit na masakit talaga. So, kung hindi mo kayang saluhin, kung hindi mo kayang tanggapin lahat ng sakit na posible mong maranasan dahil sa no-label relationship, focus ka na lang sa sarili mo. Di ba? Ganun lang. Ngayon, kung makulit ka talaga, tatagan mo na lang. Tibayan mo na lang. Kasi, kung mangyari man, nasabihin niya na kalimutan mo na siya, na iwan mo na siya, sigurado ako may natutunan ko dun. Minsan kasi, sinusunod lang natin yung mga kagustuhan natin eh. Diba? Pag alam natin na mag-e-enjoy, nag-e-enjoy naman ako eh. Kaya parang walang makakaawat sa atin. Pero pag sinampal na tayo ng katotohanan, mapapatigil ka rin. Hindi ko alam kung may sense itong mga pinagsasabi ko dito, kung nasagot ba yung tanong, kung nabuwasan ba yung pagkalito. Pero, bilang conclusion, kung hindi mo kaya, kung hindi mo kayang saluhin lahat ng hirap, stress, lahat ng pag-aalala, lahat ng overthinking, lahat ng mga pain na posibleng mauha mo sa no-label relationship, itigil mo na lang. Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Magpayaman ka. Isipin mo, magpayaman ka. Tulungan mo yung mga taong tumutulong sa'yo. Tulungan mo yung mga magulang mo, di ba? Bumili ka ng mga pangarap mo nung bata, gusto mong makakain dito, makabili ka ng maganda-gandang klase ng cellphone, makabili ka ng mga mahaling sapatos, bag, damit. Yan lahat. Bigay mo sa sarili mo. Sabi nila, diba, you can't give what you don't have. At tulad ng sinasabi ko nga palagi, kung ako ay magmamahal at hindi ko naman maibibigay yung best para sa taong mahal ko, hindi na lang ako magmamahal. Sa inyo na lang yung pag-ibig na yan. So hanggang dito muna, maraming salamat. This is Sir Lupet. Kung nagustuhan mo yung video, may natutunan ka, pa-like naman, subscribe ka na rin sa ating channel. And also, hindi ko naubos yung show mo. Tandaan mo na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas consumption. Dahil darating ang araw, lahat ng to magiging alaala na lang. Kaya samahan nyo ang gumawa ng magandang alaala. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now. Umalis ka na dyan. Pero kung ayaw mo talagang umalis, dyan sa situationship na yan, humandaan na lang. Isipin mo kayo na forever at isipin mo rin na anytime, pwede kayong maging stranger. Bars!